Magandang araw sa inyo mga kumare at kumpare. Kumusta kayo? Ngayong araw may bagong update tayo sa Abot Kamay na Pangarap June 13, 2023 Martes. Pero bago tayo magpatuloy, please like, share, follow and subscribe. Binayaran nga ni Moira ang dalawang waiters, ngunit narinig ni Jayzale ang pinag-usapan ni Moira at ng dalawang lalaki. Buti na lang Jayzale, narinig mo ang pinag-usapan nila, di sana ay ako ang nabuhusan nung pintura at ako napahiya, sabi ni Leneth, na puno ng pagpapasalamat kay Jayzale. Mga kumare, abangan natin ang balik ni Moira na kung malamang makaisip na naman ito ng masama dahil siya ay napahiya sa napakaraming tao. Sigaw ng sigaw papuntang banyo si Moira, sobrang ingay kahit paiyang paiya na siya. Mami, ano ba, baka may makarinig sayo dyan. Tigilan nyo na kasi si Tita Leneth. Ani Moira, ang Leneth at Jayzale na yan, humanda sila sakin. So inarinig ko usapan nyo ni Moira na pinagkakaisahan nila Leneth ang mami mo, kailangan niya ng tulong, kaya Zoe uuwi na tayo ng Pilipinas. Ani Robert Tanyan, making mali na naman ang report ni Zoe kay Urge, ginawa niyang kaawa-awa si Moira at Nathan Jing, masama si Leneth kaya nagagalit lalo tuloy si Robert. Kaya habang tumatagal si Robert na wala dito sa Pinas, lalo nagpaghilog kay Zoe. Sana talaga makauwi na itong SIRJ para makausap niya lahat ng mga nakakakilala at mga naging kaibigan niya dito para naman matauhan siya ng konti. Mukhang PANIWALANG paniwala na siya sa anak-anakan niyang si Zoe. Doc Kingston na si Dr. Tanyag. Yes Doc, kaya lang si Zoe harang ng harang kaya di ko malapitan si tatay. Doc, huwag kang magpapatalo kay Zoe, don't give up. Ani Doc Linden. Sayang di sinabi ni Doc Linden na si Annalyn ang tunay na anak ni Urge. Doc, kahit kailan hindi ako mag-give up kay tatay. Sabi ni Annalyn. Lalo po kasing sumama bang paninira nila sakin, bani brainwash po kasi nila si tatay. Ani Doc Linden. Samantalang si Leneth tuloy ang pakikisalamuha sa mga foreigners na besita at mga partners nila sa hospital. Moira, bakit mo tinggal ang mga pintura sa mukha mo? Sayang mas bagay sa'yo yun. What happened now? Tanong ni Jayzale kay Moira. Sisiguraduhin kung wala kayong mabibet dahil uubusin ko ang mga gusto nyong makuha. Ani Moira, lahat ba ng ito ay laro sa iyo? Napakasama talaga ng ugali mo Moira, bahala ka sa buhay mo. Ani Leneth, lumapit si Ray kay Moira, at sabi, dati akala ko noon kaya nasasangkot ka sa gulo kay Leneth, at nagagalit ka lang dahil other lover ni RJ si Leneth, pero napatanuyan ko ngayon na it was you lahat ng kaguluhan, ikaw ang posse mo ni Moira. Pinaglihi ka ba sa basag ulo? Good job for today Leneth. Kailangan mong mag-rest, napakagaling mo ngayong araw na ta, o magpapaalam na ako sa inyo guys, palam ni Jayzale. Leneth, pwede ka bang makausap? Pwede ka bang sumama sa akin? Tanong ni Carlos kay Leneth. Una tumanggi siya pero napapayag din ito dahil sinabi ni Carlos na nag-aantay na sila Annalyn at Tiang Susan. Mga kumare at kumpare, may tumawag sa sabi ni Zoe. Aksidente na nasagot ni RJ ang telepono at ang tumatawag pala ay si Doc Ray. Ang best friend niya, pinipilit siya na dito na sa Pinas para dito magpagaling dito na mag-therapy. Doc Carlos, bakit niyo ako dinala dito? Akala ko nandito sila Annalyn at Tia Susan. Tanong ni Leneth kay Doc Carlos. Maya-maya nandyan na nga ang maglola na sumalubong na kay Leneth. At tinanong na din si Doc Carlos bakit sila dinala dun sa mamahaling restaurant. Ang sagot niya ay gusto niyang silang makausap tungkol sa kanila ni Leneth na bigla silang lahat. Annalyn, oo, may gusto ako sa nanay mo. Dad, are you okay? So inagsinungaling ka ba sa akin? Ang sabi mo kailangan kong magpagaling dito at dito magpa-therapy, bakit iba ang sinasabi sa akin ng kaibigan? Kung si Ray Meneses, ma'am, uuwi na kami tonight. Dahil ko na mapigilan si dad. O hanggang dito muna ang update ko sa inyo ngayon mga kumare at kumpare. Don't forget to like, share, follow and subscribe. Salamat!